sino bang ideal man mo? Sinong gusto mo? Hello guys, lipat daw kami na ibang studio para mas maganda yung pagka-record. Hindi parang ipapantay na lang kasi wala na rin naman. Yan, yeah. Ang itatanong ko sa'yo, ano bang ideal man mo? Bilang ikaw? Thank you for that wonderful question. Go! Actually po ako, wala akong mismo sa sarili ko. Seryoso to? Oo! Wala mo akong standard talaga na sige para sa akin. Lagi sinasabi ni Papa na pag minahal mo yung tao, mahal mo din yung lahat ng mahal. Hindi lang ako yung dahil mahal din yung buong church. Nagkagusto ka na ba o nagka-crush? Or... Laman-laman ko. Pwede naman siguro. May damdamin din. So, what makes you fall in love? Na attract ako sa mga social. Okay. Tsaka yung sa sense of humor. Ayun ako, ay, makasundo sa... mo yun, be. Yung sa sense of humor. Lahat naman tayo, diba? Huwag napapatawa ka talaga. And I, thank you. Thank you. Sinong gusto mo? Ang vlog ngayon is in the mind of pastor kids or gano'n. Sa pagpili mo ng magiging partner. Yes, ako, family ko kasi, hindi kasi sila gano'n kahigpit. Like, may mga pinapakilala ko sa kanila noon. Akalala ko lang friend. Pero alam na nila ibig sabihin noon. Parang going there and everything. Pero nauod na din. Pero ano, pag nagpapakilala ko sa kanila, ano, hindi sila mahigpit. Like, tigil mo yan, wag yan. Hindi sila gano'n. Parang, okay, sige. Hanggang sa iyo, nawala na lang din. So, pero kahit ganun, lumaki ako sa ganun, na hindi sila ganun kahigpit sa akin. Malaking factor din talaga sa akin na gusto nila or may pabor sila. Kasi, as a pastor's kid, sa akin, tumatak na sa akin yung salitang prayer. So, malaking factor sa akin na kapag pinag-pray na ng magulang ko, and pinag-pray ko na din. Kasi ibig sabihin nun, may desire din yung family ko na eto yung makakatuloyan. So, malaking factor yun sa akin. Ibig sabihin, inaano ko talaga yun, kinikilala ko siya, nire-recognize ko siya. Tsaka, hindi halata, pero, family, din ako, kinero. Maano lang ako, pero love ko din naman sila. Aww. Diba, dahil pastor's kids kayo, paano yung life niyo? Kaiba yung buhay na parang may standard eh. Kailangan kumilos ako ng ganito kasi pastor's kid. Paano nyo na-handle yun? Actually ako, nung bata ako, since parang kasing na-labelan ka ni, ka ng pastor, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Lumaki ako sa church pero hindi ako lumaki na malapit yung loob ko sa church. Pero thankful ako kasi pinag-pray ako ng mga tao, pinag-pray ako ng family ko, and then na-realize ko kung ano yung kahalagahan ng pregnancy. Tapos, and by that, unti-unti na siyang nag-feel na yung mga label-label na gano'n. Hindi siya mawawala. You just have to, katuloy nga sabi, you just have to learn how to ride on it. Diba? Nasa sa'yo yun kung paano mo siya i-handle eh. Kasi, in everything naman na sasabihin sa'yo ng tao, nasa sa'yo yan kung paano mo siya i-take, kung negative, diba? Or positively. Kung negative man yung dating sa'yo, paano mo siya magagawang positive para sa'yo. So, yun. It's a long road, pero by God's grace, ayun, napagdaanan siya. Thank you. Thank you for that wonderful word. Ako po, things katulad ngayon nang sinabi ni Ate, na dito na kami lumaki, dito na kami namin. Kumbaga, dumating din po sa point ng buhay namin na parang hindi naman namin to pinigit. Or hindi naman namin ginusto na maging isang anak ng pastor. Parang katulad ng sinabi niya, lagi kaming nasasabihan na anak ka pa man din ng pastor. Which is, yun yung pinakamasakit sa atin yung binahanap ng pastor, na masabihan niya. Kumbaga parang kailangan, hindi ka pwedeng mag-alit sa member, hindi ka pwedeng magsungit, hindi ka pwedeng umattitude. Kasi lagi nilang sinasabi na yung mata talagang nasa pastor's family. Nung mga time na syempre po, hindi pa naman tayo ganun ka-mature. Kumbaga, bata pa. Parang, hindi ko siya maintindihan. Dapat
lang sila. But ganun yung tingin nila sa mga pastor's kids. Parang, bawal ba kami magkamali? Perfecto po ba kami? May damdamin ko. Pasasaktan din po ang mga pastor's kids. Pero po nung, syempre po, nagkakaedad na po tayo, tumatanda, parang nakita namin na yung pagiging pastor's kid pala isang malaking privilege. Na parang, at some point, dun ko na-realize na parang, kung hindi ako pastor's kid, ano kaya ako? Saan pupulutin yung buhay ko kung hindi ako pastor's kid? Kumbaga, syempre po, may mga pinagdadaanan tayo, may struggle yung family. Hindi naman all the time maganda yung binabato sa family, sa pastor's family. Pero parang at the end of the day, talagang marirealize mo na kaming mga pastor's kid, isa kami sa mga mapalad na maging part talaga ng family. Kasi sabi nga namin, parang sa lahat, sa dami ng ipapanganak, ikaw yung mapipilit na maging isang anak ng pastor. Which is, parang hindi mo na kailangan pagdaanan yung mga ano ng mundo, mismong sa mundo. Kasi nandun ka rin. And natutunan namin na parang yakapin yung pagiging isang natin. Okay. Sobrang, ang na-feel ko po, ngayon na ang na-feel ko po, sobrang malaking privilege ng isa po ko na natin. Okay, last question. Ang huli kong question, anong may advice ninyo sa inyong mga kapwa pastor's kids din? Kasi I'm sure yung mga napagdadaanan, yung pagdadaanan din nila eh. I'm sure na nawa, makapupulutan din nila. Advice ko po sa mga pastors ay napakahalaga po ng obedience sa parents. Kasi kumbaga parang bilang isang pastor's kid, yung discernment na binibigay ng Panginoon sa magulang mo, kumbaga hindi ka nila ilalagay talaga sa ikawapahamas. Minsan parang ang pakiramdam natin, nakakasakal, kailangan ganito, kailangan ganyan. Pero, kumbaga, yakapin mo yung privilege nga po na sinasabi ko kayo. Yakapin mo yun. Kasi, kumbaga, blessing yun ng Lord sa'yo. Tsaka, kumbaga, lahat naman dadaan doon. Pero, marirealize mo sa dami ng pagsumok na pagdadaan mo na mapalad ka bilang isang pastor's kid. Nandiyan. Kanya-kanya naman eh, either pastor's kids or hindi. Mga may paghihirap na pagdadaanan din. Ang kagandahan lang pag anak ka ng pastor, ang favor ng Panginoon. Hindi naman mas lamang, pero dahil sa paglilingkod ng parents, nagbe-benefit ang mga anak ng pastor. Sa akin, bigay kong advice sa mga pastor's kids na maybe bata or teenager or sabi natin mga ipapakasal na don't isolate yourself. Huwag mong isipin kasi iba't iba naman tayo ng mindset eh. Yung iba, anak ako ng pastor. May ganon, pero anak ako ng pastor, yung ganon. So don't isolate yourself. Isipin mo na membro ka ng simbahan, anak ka ng Panginoon, tao ka lang din. So don't limit yourself. Huwag kang masyadong makinig ka sa sinasabi ng iba, pero ang standard natin is Bible. Huwag kang masyadong magpapadala sa sinasabi. Kasi, ano yan eh, as a anak ka ng pastor, marami kang maririnig eh. Gawin mo to, hindi ka dapat ganyan, ay mapapahama ka dyan. Pero, search the scriptures nga, di ba? So, in that way, hindi ka maliligaw. Ano siya, maaari mo siyang kapulutan ng aral, yung mga sinasabi ng iba, pero huwag ka masyadong magpapadala ng emosyon. Kasi may times na pagka may nagsabi sa'yo, yung emotions mo, ano ba naman yan? Or magigalit ka, huwag masyadong magpadala sa emo. Huwag masyadong magpadala sa emotions natin. Kasi pag nagpadala tayo sa emotions natin, tayo lang din yung tali. And then, ayun nga, isang malaking privilege nga yung pagiging anak ng pastor. Kahit na maraming pagdadaanan yun ng stages eh. Kasabay nun, syempre, yung pastor kasi yung nananalangin sa buong simbahan, sa buong miyembro eh. So, kasama nun, pinapanalangin nyo din yun. Kasi, kumbaga, kasama din kayo dun sa pananalangin o sa paglapit
nung family niyo. Kasi nga, parang sa secular nga, di ba, ang sabi, family is the basic unit of society. So, kung sa simbahan, pinapanalangin nyo din yung buong simbahan. Huwag ka masyadong magpa-apekto sa iba. Then, ano lang, lagi ko naririnig sa mama ko. Ito, tatapusin ko na lang siya. Lagi ko naririnig sa sinasabi ng mama ko, mapalad ka, anak ka ng pastor. Kasi, dahil sa paglilingkod ng mga magulang mo, or dahil sa panalangin ng iba, dahil sa panalangin ng mga miyembro, naaambunan ka ng biyaya. At dapat mo yun ipagpasalamat. Kaya, huwag na huwag mong kakalimutan ipanalangin yung mga nananalangin sa ibang house. Today, ang dami natin natutunan sa dalawang ito. Sila ay matatalino. Napansin ko po sa lahat ng mga anak ng pastor, matatalino sila. And sobrang will, magandang health emotion, strong health emotion. So, maraming salamat sa inyong dalawa. Sobrang dami namin natutunan. So, nakita natin, parang naman po sa ating lahat, ng mga ordinary members lang, tulad huwag din tayong tumingin ng masyadong parang tipong nahihirapan din kasi sila, sasaktan din sila. So, kailangan din natin i-understand lang natin na i-release din sila. Nagbabiolate din sila ng role kasi kailangan nilang maranasan magkamali. Kasi kung hindi nila maranasan magkamali, paano nila ma-identify sa ang tama, sa mali? So, kailangan nilang ma-experience yun. Kaya hindi dapat natin sila i-judge, kundi suportahan natin ang gawain, suportahan natin ang mas lalo na kasi ito ay pinagkatiwala sa mga ito. Kaya maraming salamat at God bless you. Thank you. Like and subscribe! After the interview, my friend. Kailan na!